kababayan, may balita akong siguradong magpapatibok ng inyong puso. May plano bang bombahin ng China ang 25 na lugar sa Pilipinas? Abangan ang hindi inaasahang twist sa dulo. What's up, Pinoy fam? Nakakagulat ba ang title? Well, hindi pa yan ang pinakamalala. Strap in! Kasi ang video na to ay puno ng shocking revelations at heart-stopping moments. Promise, di ka magsisisi kung panoorin mo hanggang dulo. Alam nyo ba, may bombshell information na binitawan si Senator Imi Marcos? According to her, may 25 areas daw sa bansa natin na potential targets ng Chinese hypersonic missiles. Grabe, di ba? Pero hold up, baka may hindi tayo alam. Let's break it down, mga kaibigan. Ang Armed Forces of the Philippines, or AFP, todo handa na raw sila to coordinate with Senator Marcos. Pero bakit kaya? Ano ba ang meron sa info na ito? Una sa lahat, let's talk about these hypersonic missiles. Alam nyo ba na these bad boys can fly 5 to 25 times the speed of sound? Parang si Cardo lang sa FPJs ang probinsyano. Hindi matatalo. O talaga nga ba? Pero wait lang, may secret weapon tayong Pinoy na pwedeng lumaban sa mga missiles na to. Comment down below kung alam nyo ang mga secret weapons natin na ito. Now, balikan natin yung sinabi ni Senator Marcos. Bakit daw tayo target? Eh kasi raw, nag-approve tayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDC with the US. Plus, yung tension sa West Philippine Sea dagdag pa. Pero guys, isipin nyo to. Paano kaya nalaman ni Senator Marcos tong information na to? Reliable kaya ang source niya? O baka naman, may hidden agenda? Abangan ang shocking revelation tungkol dito. Ngayon, let's get real! Totoo nga bang unstoppable itong mga hypersonic missiles? Sabi ng mga experts, kahit gaano ka-advanced ang weapon, may weaknesses pa rin yan. Parang love life lang yan. Walang perfect! Pero mag-ingat kayo kasi ang susunod na information ay magpapabago ng lahat ng alam nyo tungkol sa international relations. Alam nyo, napaisip ako, what if this whole thing is just Chinese propaganda? O kaya naman, part lang to ng isang malaking political game. Remember, presidential sister si Senator Marcos. Baka may mas malalim na dahilan kung bakit niya binitawan tong info na to. Habang papalapit tayo sa dulo ng ating investigasyon, mas marami tayong tanong kaysa sagot. Totoo ba talaga na nasa panganib ang Pilipinas? O baka naman isa lang itong malaking chess game ng mga world powers? Just when you think na alam nyo na ang lahat, may huling revelation na magpapabaliktad sa lahat. Mga kababayan, ang risk ay napakataas. Habang tumataas ang tension sa West Philippine Sea, isang bagay lang ang sigurado. Walang simple sa mundo ng international politics. Paano kaya makakadefend ang Pilipinas laban sa invisible threat na to? O baka naman ito na ang simula ng isang mas malaking giyera? Ang sagot, baka mas nakakagulat pa sa plot twist ng paborito niyong teleserye. Remember, the truth is out there. Pero nasa inyo kung makikita nyo. At sa mga kababayan nating nagbabasa lang ng comments, naku po, ang dami niyong mamimiss. Panoorin niyo na ang video para malaman ang buong katotohanan. Promise, hindi kayo magsisisi. Mag-subscribe na para di kayo ma-miss out sa mga maiinit na issues na magpapabago ng ating bansa.